What's up mga repa? This is Kuya Nicky again. And today, nagluto tayo ng adobong squid. So sa video na to, samahan niyo ako. At atin ang lutuin ito. Yeah. Opa! Okay mga repa, ang unang step na gagawin natin dito ay pupunta tayo ng palengke. Pupunta tayo sa seafood section at bibili tayo doon ng ating pusit. Malamang, dahil ang ating niluluto ngayon ay adobong pusit. So ayan, pwede natin pakusapan si Aling Tindera na kung pwedeng palinisan na rin ang ating pusit. So dito, mapapansin nyo sa video na tinatanggal niya ang ngipin dito ng mga pusit. Now, para malaman natin kung fresh ang ating pusit, buhatin nyo sa ulo. Pag sumama ang katawan, ibig sabihin ay sariwa pa yon. Pero pag umiwalay ang katawan, ibig sabihin hindi na sariwa at huwag yun ang biling yun. Pagkatapos yan, pag uwi nyo sa bahay, i-follow up cleaning nyo pa rin. Buksan nyo ang gripo, sigurado hindi kayo naputulan ng kuryente ng tubig at itong padaanan ng inyong pusit. In this way, ma-avoid natin kung meron man parang mga buhangin or unnecessary things na nasa loob pa ng tiyan ng ating pusit. Like ito, manonotice nyo, may natanggal pa rin akong straw dito at meron pa akong nakitang isang maliit na isda na nasa loob ng tiyan ng ating pusit. So parang malinis at swabe ang inyong pagkain nito, sigurado yung dilinisan nyo muna ang inyong pusit bago nito lutuin. Teka, bakit ganito ba ang accent ko ngayon? Babaguhin ko ng accent ko. Maybe, meron lang akong hangover ng panood ng Seafood King na series. So, paano? Ibabalik ko na yung normal accent ko, mga repa. Ayan, ang hirap i-adjust. So, pupunta na tayo sa next step, mga repa. Okay. Ayun sa'yo, mga repa. Ayun nga pala yung muni kaya ako. So, ito, nagpainit pala tayo dito ng kawali, pati ng mantika. Pagka mainit na yung ating mantika, i-add na natin yung first ingredient, which is yung ating bawang. So, sasatay lang natin to, gigisayin natin to until mag-golden brown. So, binago ko na yung accent ko mga repa, kasi masakit sa lalamunan pala giyayin yung ganong accent na hindi naman kuha. Boses, malibad barang ka lang eh. So, ayan, pag nag-golden brown na yung ating bawang, yun yung right time to add yung next ingredient natin, which is itong ating sibuyas. So, sa sibuyas, pag satay na ito, hintayin lang natin ito para mag-translucent o para transparent. Ibig sabihin na okay na ipagsasatay nyo pagka ganun, mga repa. Ayan. So, ayan, katabi ko kasi yung anak ko nasa lamesa siya at siya ay nag-painting ngayon. Oh, wow. Tapos nyan, nag-add tayo dito ng luya. So, pagka nagluluto ako ng seafood, usually, naglalagay ako dito ng luya pang tanggal ng lansa, mga repa. Yan ang purpose ni luya, kaya meron yung adobo natin ito. Pagka tapos ng luya, i-add naman natin dalawang medium size or small size na kamatis na hiniwa natin. So sa pagsatay nito, hihintay nyo lang ito malusaw. So ang nagagawa kasi ni kamatis, ewan ko may magic to eh. Parang iba yung binibrig na linamnam sa inyong niluluto kapag ka... No, it's not a superhero. It is... Oo. Para, tapos nagdagdag tayo ito ng pamintang durog. Yung pamintang durog, anak, yung pagka nasingot mo, napapa, atyo, napapagalaw ka. Ayan, so ayan, kasi ang ginagawa natin dito, nire-ready na natin yung adobo sauce natin. Kasi pag niluto mo yung squid, mabilisan lang yun. Wait, this is adobo, and that's squid. Yeah, adobo. Ayan, so ayan, binigisa pa rin natin yung ating kamatis kasi gusto natin siyang malusaw. So ito yung preparation, nire-ready natin yung sauce natin. Kasi mga repa, pag nagluluto tayo ng pusit, mabilisan lang 'yun para ma-maintain niyo yung madali lang siyang kagatin. Ayan, nag-add pala tayo dito ng isang siling haba. Ang purpose nito is para makuha natin yung aroma, yung amoy ng presence ng sili, pero hindi siya maangang. So kung ilalagay niyo yung sili sa unang part ng pagluto niyo, madidisable niyo yung anghang niya.
Now, after natin naglagay ng chili, nag-add naman tayo dito ng vinegar or ng suka. Vinegar. 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 Gawin mo, sabi mo ngayon in Korean accent. Diminete. Achi-chi-chi. So, ayan. Pagkatapos ng vinegar, nag-add naman tayo dito ng soy sauce, mga repa. So, normal na biskate ng adobo. Pagkatapos yan, nag-add tayo dito ng oyster sauce. So, ako usually, pag nag-a-adobo ako, naglalagay ako ng oyster sauce. Kasi, mas nai-enhance ng todo yung sarap eh. At saka, nagpapalapot siya ng ating sauce. Yun ang, for me, nagagawa ni oyster sauce, mga repa. So, ayan. Then, nag-add ako ng brown sugar. Ang purpose ni brown sugar is para pang-neutralize and at the same time, para medyo manamis-namis yung aming niluluto. Since gusto ng anak ko, pag mga luto namin ay laging matamis, so awa ng Diyos, pag nagluto kami ng sinigang, eh, wala ng asukal. So, ang paglagay ng asukal is optional, mga repa. So, may iba kasing tao, ayaw na matamis na luto. So, optional yun. So, ayan, since sabi ko nga kanina, piniprepare na natin yung adobo sauce natin. Kasi, quickie lang ang pagluto ng squid o ng pusit, mga repa. So, ayan, hinalo-halo natin to. Para in that way, matitikman natin para malaman natin ano bang adjustments kailangan gawin. Like yan, tinikman ko kanina, medyo matabang. So, nag-add ako ng rock salt. So, rock salt is to taste. So, depende yan sa capacity nyo, kung anong nakasanayan nyo sa bahay nyo, kung mahilig kayo sa alat. Hindi yung minsan kasi hindi natin napapansin yan kung malakas na tayo sa alat eh. So, ayan. Nag-add ako ng tatlong dahon ng laurel dito. Para amoy na adobo talaga tayo dito. So, yan ang nagagawa ni Laurel. Nag-aamoy ng ano rin, aroma na pang-adobo. So, ayan na mga repa. Medyo handa na yung ating sauce dito. Ayan, pagkatapos yan, isasali na natin dito yung ating squid or yung ating pusit. So, ayan, mabilis lang ang ano natin dito, pagduto. Then, my little squid is cooking now. Ayan. So, ayan. Mabilis lang ang pagluto natin yan kasi ayaw natin lumiit yung squid. What? Yeah. Kasi pag niluluto mo yan, pag natatamaan ng init yan, lumiliit yan. Does it have a shrinking power? Yes. They have a shrinking power. When it's hot, yes. Shrink. Correct. Now, nag-add tayo dito pa isa pang siling haba. Yun. Para makadagdag ng aroma ng siling haba. Yun ang nagagawa niyan. Pero, dinisable na natin yung anghang presence nito kasi sinama natin siya sa unang pagluluto. Ngayon, kung gusto niyo naman na maanghang, usually nilalagay niyo yung sili sa last part na ng pagluto. Tipo, patapos na, din yung ilagay para yung anghang hindi nalilesen. So, ayan. After niyan, ang gusto lang natin kasi, yung pusit. Maluto and at the same time, pag nag-blend na yung ink ng pusit o yung tinta ng pusit, okay na yun. Mag-blend kasi yan sa sauce natin eh. So, pagka napansin natin nag-blend na yan, ihanguin nyo na yung pusit, i-set aside nyo, then ang tututukan natin uli yung ating sauce. Ang gagawin natin sa ating sauce, palalaputin natin to. Then, pag lumapot na yan, ibabalik natin uli yung pusit, mga repa. So, ayan, nahango na natin. So, ito, medyo palalaputin natin, no? Medyo iigay natin yung sauce. Like yan, ganyang appearance o ganyang texture, okay na sa akin yan. Yan yung right time to bring back the squid or yung pusit, mga repa. So, ayan, sinali natin uli yung ating kaninang inano na squid o ng pusit. So, ayan natin mag-absorb to. So, bakit mas gusto ko yung medyo iga? Kasi, para sa akin, mas masarap eh. Pagka inano mo sa kanin, talagang mapapatandong subukan ng kanin. So, pwede rin naman, kung gusto nyo ng masabaw na masabaw, nasa sa inyo yun, huwag nyo nang kailangan igahin, okay din naman yun. So, for me kasi, mas masarap pagka medyo malapot-lapot yung ating sauce. Yes. And, almost done na kami sa pagluluto dito, mga repa.
So ayan yung sili natin kanina. Binalik natin to para mamaya pag picture taking medyo may dating yung ating niluto. So ayan, ayan, tapos na tayo magduto mga repa. So anytime soon papatayin ko na yung kalan. I just wanna say maraming salamat mga repa sa mga sa suporta, sa mga nanonood, sa mga nagda-like, nagko-comment. Sa mga hindi pa nagsasubscribe, baka pwede kayong mag-subscribe and then hit the notification bell. Yeah. And shoutout nga pala sa mga nagpapa-shoutout. Like kay Terrence na payaw ni Abuchik, tsaka kay Perty Boy and the others. Okay, this is Kuya Nikki. So, till next video again. Just wanna say, ingat kayo lagi mga repa. Thank you and have a good day everyone.